walang madaling pangarap. Yan ang isa sa mga katotohanan sa buhay. Ngunit naniniwala ka ba na may taong handang tumulong sa iyo para maabot ito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Luis. Maraming salamat po sa mga librong ibinigay niyo sa akin, Aling Marisa. Huwag po kayo mag-alala. Nasa mabuting kamay naman po ang mga ito. Dahil mag-aaral po talaga ako ng mabuti. Tuwang-tuwang sambit ng binatang si Luis na ngayon ay hindi makapaniwala sa dami ng mga gamit na kanyang natanggap. Pasensya ka na Luis ha, at yan lang ang naibigay ko. Mga pinaglumaang gamit kasi yan ng mga anak ko. Pero maayos pa yan. Hayaan mo bukas. Maglilinis ulit ako ng kwarto. Sige, kapag nakakita ulit ako, ibibigay ko agad sa'yo. Nakangiting sagot naman ng matanda. Nahihiyang napakamot sa ulo ang binata dahil sa kanyang narinig. Naku, Aling Marisa, baka naman po masyado na ako nakakaabala sa inyo. Huwag mo nang isipin pa yun. Alam po namang mabuti kang bata. Basta Luis, ipangako mo lang sa akin na makakatapos ka ng pag-aaral ha. Tularan mo ang mga anak ko. Nang dahil sa pagsisikap nila, magaganda na ang trabaho nila ngayon sa ibang bansa. Sana nga po Aling Marisa, balang araw, isang magandang buhay din ang naghihintay para sa akin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa Luis. Sige, ganito na lang. Papakiyawin ko na ang lahat ng mga tinda mong balot ngayong araw para makauwi ka na rin. Mabilis na nawala ang pagod na nararamdaman ni Luis dahil sa kabaitan ng kanyang suki. Talaga po ba, Aling Marisa? Maraming salamat po talaga. Sigurado po ako, matutuwa si Lola ngayon dahil hindi na po ako inabot ng gabi sa pagtinda. Salamat po talaga, Aling Marisa. Parang hinahaplos ang puso ni Marisa sa tuwing nakikita niya kung gaano kadesidido sa buhay ang binatang si Luis. Nakilala niya lamang ito bilang isang binatang gabi-gabing dumadaan at sumisigaw sa harapan ng kanilang bahay para magtinda ng balut. Bata pa lamang ito, ay talagang kumakayod na ito para sa kanyang pamilya. At ngayon nagbibinata na, mas lalong nakikita ni Marisa kung gaano kataas ang mga pangarap nito. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Luis. Sambit pa ni Marisa kung kahit isang matamis ng ngiti ang iginawad sa kanya ng binatang si Luis. Samantala, masayang masaya naman si Luis habang naglalakad papauwi sa kanilang bahay. Noong makarating siya doon, kaagad niyang sinalubong ang kanyang lola na nagkakantakuba na nga sa paglalaba. Lola Celing, ikaw naman po talaga oh. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Huwag ka na pong tatanggap ng mabigat na trabaho. Sa ginagawa niyo po ngayon, mas lalo lamang kayo magkakasakit. Maingat na inalalayan ni Luis ang kanyang lola para ipasok ito sa loob at paupuin. Apo, hindi pa ako nakapagbanlaw. Sayang naman ang 200 kung hindi ko patataposin ang trabaho. Pagpupumilit pa ng kanyang lola. Magpahinga ka na po lola. Ako na po ang bahalang tumapos sa mga yun. Sigurado ka ba apo? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Opo lola. Meron po kasi akong suki na pumakyaw sa lahat ng mga tinda ko. Masyado nga rin po siyang mabait eh. Dahil bitigyan niya po ako ng mga libro. Pagmamalaki pa nga ni Luis. Kung ganun apo, nakakatuwa naman talaga. At sa kabila ng hirap ng buhay natin ngayon, may mga tao pa rin na nagmamalasakit para sa atin. Pero teka, kumain ka na ba? Anong gusto mong pagkain? At ipaghahanda kita. May natira po akong ulam kaninang tanghali. Kaya yun na lamang din po ang kakainin ko.
sagot ni Luis at mabilis na kinapa ang kanyang bulsa. Siya nga po pala, Lola. Ito nga po pala ang lahat ng mga pera na kinita ko ngayong buwan. Mas mabuti po kung kayo na lamang ulit ang maghahawak nito. Mabilis na tinanggihan ng kanyang lola ang perang ibinibigay niya. Sa halip na tanggapin ito, naramdaman niya ang marahang pagkaplus nito sa kanyang buhok. Ipunin mo na lamang yan, apo. Dahil nakikita ko talaga kung gaano kakapursige ito na makabalik sa pag-aaral. Huwag mo nang isipin pa si Lola. Matanda na ako. Kaya't sa halip na pagtuunan mo ng pansin ang mga pangangailangan ko, mas mabuti, ilaan mo na lamang yan para sa sarili mo. Mas kailangan mo yun, apo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Pero Lola, madalas na po kayo nagkakasakit. Kaya kailangan nyo pong bumili ng mga gamot. Kayo na lamang po ang natitira kong pamilya. At ipinangako ko rin po sa sarili ko na hindi ko po kayo papabayaan. Matapos marinig ang mga sagot na yun, napaiyak na nga lamang si Aling Siling dahil sa kabaitan ng kanyang apo. Noon pa man, kahit na napakarami ng araw nilang pinagdadaanan, ni minsan ay hindi nga rin niya narinig na magreklamo si Luis. Bagamat uli ng lubos na nga dahil namatay na ang kanyang nanay sa panganganak sa kanya. Samantalang ang kanyang ama naman ay hindi na nga rin niya nakilala. Lumaki pa nga rin si Luis na mayroong puso at malasakit sa ibang tao. Maraming salamat, apo. Nakangiting niyakap ni Aling Siling ang kanyang apo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, Lola Siling. Kaya hindi mo na rin po kailangan na magpasalamat pa sa akin. Basta kapag may masakit po sa inyo, ha? Huwag ka pong mahihiya na magsabi sa akin. Huwag na pong maglilihim sa akin, ha? Napaiyak na nga lamang sa tuwa ang kanyang lola. Nang masigurado nga ni Luis, natulog na nga ang kanyang lola, siya na rin ang nagkasikaso ng mga natitirang gawaing bahay. Tinapos niya ang naiwang labahin at pagkatapos ay naglinis na rin siya ng kanyang kwarto. Noong masigurado na wala nang naiwang trabaho, inilabas na nga rin niya ang mga libro na ibinigay sa kanya ni Aling Marisa. Bagamat lumang luma na, sinikap pa nga rin niyang itindihin yun para mas lalo nga siyang gumaling sa pagbabasa at pagsusulat. Pasado alas 4 na nga rin ng madaling araw noong matapos siya sa kanyang pag-aaral. Simula noong tumungtong siya ng 10 taong gulang, yun na rin ang naging takbo ng kanyang buhay. Magtitinda siya ng balot mula hapon hanggang gabi. Uuwi para sikasuhin ng kanyang lola at mag-aaral naman hanggang madaling araw. Bagamat nakakapagod, masayang masaya pa nga rin siya sa kanyang buhay sapagkat unti-unti na nga rin silang nakakausad. Balot! Balot! Penoy! Bili na po kayo dyan! Masarap po ito! Bagong luto! Mainit-init pa! Sigaw niya isang hapon sa nakagawi ang trabaho. Mabilis na lumapit sa kanya ang mga dati at bagong customer. Sa tuwing nakikita niya na nasasarapan ng mga ito sa kanyang tinda, mabilis nga rin nawawala ang kanyang pagod. Luis, hinahanap ka namin kahapon. Bakit hindi ka naman dumaan dito? Tanong ng isang matanda na kanyang suki rin sa pagbabalot. Naku, Mang Ruben, pasensya na ho. At hindi niyo po naabutin ang mga paninda ko. Mabilis po kasi itong naubos kahapon noong dumaan ako sa kabilang kanto. Hayaan niyo po, Mang Ruben. Sa susunod, mas dadamihan ko pa po ang mga dala kong balot. Dumaan ka ulit dito bukas, ha? Mag-iinom kasi kami. Kaya masarap na pulutan to. Sige po, Mang Ruben. Makakaasa po kayo. Nagiging madali ang pagiging balot vendor niya sa tuwing nararamdaman ni Luis ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga customer. Subalit kahit na ganoon, hindi pa rin naman nawawala ang mga taong sarado ang isipan
tungkol sa marangal na trabaho na kanyang pinasok. Habang naglalakad kasi, natanaw na nga kaagad ni Luis ang tatlong binatang lalaki na kaedaran lamang din niya. Malakas nga siyang pinagtatawanan ng mga ito. Siya na nga rin sana ang kusang iiwas sa mga ito, pero hindi niya yun nagawa. Mabilis kasing nakalapit ang mga ito sa kanya at pinalibutan siya. Balot! Balot! Penoy! Pili na kayo dyan! Panggagaya nga ni Manuel sa mga salitang paulit-ulit niyang sinisigaw sa tuwing siya ay nagbebenta. Alam niyang inaasar lamang siya nito. Anong balita, Luis? Nakarami ka na ba ng benta? Inakbayan naman siya ni Ronel, kaya't hindi niya maiwasang kabahan dahil baka kunin ulit nila ang mga perang pinaghirapan niya. Mga boss, pwede ba? Sa isang araw niyo na lang ako pagtripan? Napakarami ko pang dadaan ng customer. Pagmamakaawa niya, subalit isang malakas na tawanan lamang ang isinukli sa kanya ng mga ito. Aba, customer mo rin naman kami ha. Bakit nagmamadali kang umalis? Pagsingit naman ni Marvin sa usapan. Ano bang ginagawa ko masama sa inyo? Nagtatrabaho lang naman ako ng marangal para sa lola ko. Nangangatal na sambit ni Luis sa mga ito. Hindi ko ba nahiya dyan sa trabaho mo? Napakabata mo pa. Tapos ganyan agad ang trabaho mo? Halos lahat kami dito. Pinagtatawanan ka sa tuwing dumadaan ka dito. Hindi na nga napigilan pa ni Luis na mapaiyak sapagkat kahit anong gawin niya, ayaw nga siyang pakawalan ng tatlong binata na palagi na lamang siyang kinukutya. Kung hindi ako magtatrabaho, walang mangyayari sa buhay ko. Hindi ko naman kasi ako katulad na lumaking mayroong mga magulang na susuportahan ako, lalong-lalo na sa pag-aaral ko. Maswerte pa nga kayo at nagagawa niyo ang lahat ng gusto niyo. Samantalang ako, kung hindi ako magiging balut vendor, wala kami makakain. Walang mangyayari sa buhay namin. Paliwanag ni Luis. Subalit sa halip na unawain siya ng mga ito, mas lalo lamang silang nagtawanan. Aba naman Luis, bakit sabi mo yung sinasabi? Kasalanan ba namin na ganyang kamalas ang buhay mo? Sa susunod kasi, huwag ka nang dadaan dito sa kanto namin kung ayaw mo mapagtripan. Oo nga Luis, huwag ka na rin umasa pa na may patutunguhan ka pa sa buhay. Dahil habang buhay ka na lang din sisigaw sa kalsada at mukha makaawa sa mga tao na bilhin lahat ng mga panida mo. Ganyan ka na lang! Halos mabingi ang binata sa tawanan ng mga ito. Kahit napilitin niyang kalimutan ang mga salitang iyon, minsan ay hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Lalo pa at sobra-sobra na ang mga salitang naririnig niya. Tiniis na lamang ni Luis ang mga salitang ibinabato nila hanggang sa sila na nga rin mismo ang magsawang pagtawanan siya. Hindi yun ang unang beses na kinutiya siya ng mga ito at minaliit ang kanyang marangal na trabaho. Dahil noong mga sumunod na araw pa, paulit-ulit lamang ang mga nangyari hanggang sa nasanay na lamang din siya. Hanggang sa isang araw, sa halip na ang tatlong lalaki na naman ang makasalubong niya, isang babaeng humihingi ng saklolo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Umiiyak ito habang sumisigaw, habang pilit na kinukuha ng isang nakaitim na lalaki ang kanyang bag. Bago pa man tuluyang masaktan ng babae, mabilis niyang binitawan ang mga paninda para tulungan ito. Nang dahil sa katapangang ginawa niya, umiiyak na nagpasalamat sa kanya ang babae na halatang takot na takot. Ayos lang po ba kayo? Nagkaalalang tanong niya dito at pagkatapos ay sinaudi ang bag na muntik ng manakaw sa kanya. Nanginginig na kinuha ng babae ang kanyang gamit. Maraming salamat sa tulong mo. Pansin pa rin ni Luis ang matinding takot sa babae.
kaya't kumuha siya ng paninda niyang tubig para tulungan itong kumalma. Noong mahimasmasan, kaagad na kinuha ng babae ang kanyang wallet para kumuha ng pera at iniabot yun sa kanya. Tanggapin mo na lang ang pabuyang ito bilang pagsagip mo sa gamit ko, lalong-lalo na sa buhay ko. Sabihin mo lamang sa akin kung kulang pa yan at dadagdagan ko. Kung may maitutulong pa rin ako sa iyo, magsabi ka lang din. Sa halip na tanggapin ng binata ang alok nito, mabilis na lamang niya itong tinanggihan. Hindi ko na po kailangan ng perang yan o ng kahit ano pang pabuya. Masaya po ako na niligtas ko po kayo. Sa susunod po, huwag na po kayong maglalakad mag-isa sa kanto dahil napakarami po talagang masasamang loob dito. Nako, nahiya naman ako sa'yo dahil wala man lang ako maibibigay sa'yo. Munti ka na rin mapahama kanina at hindi kaya ng konsensya ko kapag hindi mo tinanggap ang perang ito. Itinaya mo rin ang buhay mo sa pangyayaring yun. Kaya karapat-dapat lamang nabigyan kita ng pabuya pagpupumulit pa nga ng babae. Isang malaking ngiti naman ang iginawad sa kanya ni Luis. Gabi-gabi po ako naglalakad dito sa kantong ito dahil pagiging balut vendor po ang trabaho ko. Marami na rin po ako natulungan at niminsan hindi po talaga ako tumatanggap ng anumang pabuya mula sa kanila. Masaya po talaga ako sa tuwing nakakatulong ako sa ibang tao dahil yun din talaga ang itinuro sa akin ng lola ko. Pasensya na po, pero hindi rin po kaya ng konsensya ko na tanggapin ang perang yan dahil bukal talaga sa kalooban ko ang ginawa kong pagtulong. Napangiti na lamang ang babae sa sagot ng binata na nagligtas ng kanyang buhay. Hindi niya maiwasang humanga dito sapagkat bukod sa katapangang ipinamalas niya, halatang napakabuti nga rin itong tao. Sige, ganito na lang. Kung hindi mo talaga tatanggapin ang perang alok ko, hayaan mo na lang sana ako na bilhin lahat ang mga paninda mo. Paborito ko sa'yo ng mami ko at ng ilan sa mga kasambahay namin. Sigurado, matutuwa talaga sila kapag yan ang pasalubong ko. Sige po ma'am, walang problema. Maraming salamat po ma'am. Hindi po talaga kayo magsisi na sa akin kayo bumili ng balot dahil napakarami ko na rin po talaga naging suki at lahat po ng ito bagong luto. Mainit pa po. Pagmamalaki pa ng binata. Ano ka ba? Huwag mo na ako tawaging ma'am. Dahil sigurado naman ako, hindi nagkakalayo ang mga edad natin. Ako nga pala si Bea. Itinaas ng dalaga ang kanyang kamay at nakangiti naman yung tinanggap ng binata. Ako naman po si Luis. Magmula sa araw na yun, naging mabuting magkaibigan silang dalawa. Hindi maalis ng dalaga sa kanyang isipan si Luis, kaya't hindi magkamayaw sa tuwang ikinuwento niya ito sa kanyang mga magulang. Bagamat marangya ang kanilang pamumuhay kumpara sa balut vendor na kanyang nakilala, labis na paghangarin ang naramdaman ng kanyang mga magulang para sa binatang si Luis dahil sa ginawa nitong pagligtas sa buhay ng kanilang anak. Kinabukasan, sinadyang puntahan ni Bea ang kaibigan para bisitahin ito at dinalahan nga niya ito ng mga luto niyang pagkain. Sakto namang maagang naubos ang lahat ng mga panindang balot ni Luis kung kahit nagkaroon nga sila ng oras para sa isa't isa. Nakakaya naman sa'yo, Bea. Ikaw ba talaga ang bumisita dito? Ayos lang ba talaga sa'yo kung dito tayo tumambay sa lugar na ito? Baka masyado ko nang naiinitan. Baka hindi ka sanay dito. Naiyang sabi ni Luis habang nagkakamot ng kanyang batok. Sa halip kasi na isang maganda at mamahaling lugar sila magkita, nandito ngayon ang dalaga sa isang park at nakaupo sa tabi niya. Napakaraming tao ngayon ang namamasyal dito at
karamihan pa sa mga yun ay pamilya. Ayos lamang ako. Sa katunayan, natutuwa pa nga ako na nandito tayo. Dahil naaalala ko ang mga magulang ko, madalas din kasi kaming mamasyal ng ganito noong bata pa ako. Kaya nga lang, hindi na namin yung nagagawa ngayon. Dahil masyado nang silang busy sa mga negosyo namin. Ikaw ba? Nasaan ang pamilya mo? Madalas din ba kayo pumupunta dito? Sa tanong ng dalaga, mabilis na napawi ang ngiti sa labi ni Luis. Pero salip na ipahalata niya ang lungkot na kanyang nararamdaman, pilit niya itong itinago para hindi mag-alala sa kanya ang dalaga. Hindi ko na kasi nakilala pa ang mga magulang ko. Si Mama, namatay daw siya habang ipinapanganak ako. Yung tatay ko naman, nasa tiyan pa lang ako ni Mama. Iniwan na niya ako. Kaya dahil doon, si Lola na lamang din ang nagpalaki sa akin. Pero kahit na ganun, kahit na dalawa lang kami, masayang masaya naman kami. At oo, minsan, namamasyal din kami dito noong nakakalakad pa ng maayos si Lola. Ano bang nangyari sa Lola mo? Gusto mo ba, Luis? Sabihin ko kay Daddy na libre siyang ipagamot? Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. May-ari kami ng isang malaking ospital. Kaya kung may problema ka sa kalusugan o kung may sakit man ng Lola mo, alam ko, makakatulong kami sa'yo. Kami na ang bahala sa inyo. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Luis noong marinig niya ang lahat ng sinabi ng dalaga. Masayang masaya talaga siya sabagat hindi niya inakala na magiging matalik na magkaibigan silang dalawa. Subalit sa kabilang banda, hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng paniliit para sa kanyang sarili. Napakalayo nga kasi talaga ng agwat ni Bea kumpara sa kanya. At natatakot nga siya na makaapekto ang estado ng pamumuhay niya sa relasyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Naku Bea, sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Madalas mo na nga ang pinapakyaw ang mga paninda ko eh. Tama na yun. Malaking tulong na yun sa amin. Mas lalong nahulog ang loob ni Luis noong makita niya kung paano lumawak ang ngiti ng dalaga. Hindi niyo maikakaila na sobrang ganda talaga ni Bea. Kung papayag ka lang sana, araw-araw kong gagawin yun para mas lalo tayong magkaroon ng oras para sa isa't isa. Pag-amin ng dalaga sa kanya. Hindi nagtagal, ang kanilang simpleng pagkakaibigan ay mas lalong lumalim. Naging matapang na nga rin si Luis upang ipaglaban ang nararamdaman para sa dalaga. Kaya't hindi na nga rin siya nagdalawang isip pa na ipakilala nga ito sa kanyang lola. Masayang masaya naman si Aling Siling noong makita niya si Bea. Sapagkat bukod sa napakaganda at napakayaman nito, lubos nga rin itong mapagkumbaba sa lahat ng bagay. Lola, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Nainom niyo na po ba ang lahat ng gamot na ibinigay ko sa inyo? Magalang na tanong ni Bea sa lola ni Luis. Oo naman iha, magaan na nga ang pakiramdam ko ngayon eh. Nang dahil sa tulong mo, mababawasan na ang pag-aalala ng apo ko. Lagi na lang kasi ako ang inuuna niya kaysa sa sarili niya. Kaya yan tuloy, hindi na rin niya naranasan na masulit ang kabataan niya. Mabuti na nga lamang at dumating ka sa buhay niya. Napakabait mo talaga iha. Lola, masaya rin po ako dahil nakilala ko po ang apo niyo. Napakarami ko po natutunan dahil sa kanya. Ngayon pa lamang po, nakasisiguro na ako na magiging maswerte talaga ang magiging pamilya niya. Dahil sobra-sobra ang kasipagan niya sa trabaho. Napakabay din niyang tao. Nakangiting hinawakan ni Aling Siling ang kanyang kamay. Kung sakaling ito man ang babaeng yun,
Magiging masaya talaga ako para sa inyo. At susuportahan ko ang relasyong meron kayo. Matapos ang maikling usapan, maya-maya pa ay dumating na nga rin si Luis. May hawak nga itong dalawang bulaklak at ibinigay niya yun sa dalawang babae na pinakamahalaga sa kanyang buhay. Lola, baka kung ano-ano na naman ang ikinukwento mo kay Bea. Maaga ko po siyang ihahatid pa uwi ngayon, kaya bukas na lamang po ulit kayo mag-usap. Ikinukwento ko lamang sa kanya, apo, kung gaano kakabuting tao. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil mukhang sasagutin ka na itong nililigawan mo. Ayaw nyo pa kasing umamin eh. Nahalata ako naman. Tinginan nyo pa lamang. Nakasisiguro na ako na gusto nyo ang isa't isa. Nahiyang napatingin si Luis kay Bea sapagkat hindi niya inaasahan na uunahan nga siya ng kanyang lola. Ngayong araw niya rin kasi balak na tanungin si Bea upang maging nobe niya. Pero ngayon, mukhang may ideya na nga ang dalaga tungkol sa kanyang binabalak. Kahit naman po hindi niya po ako formal na tinatanong para maging nobe niya, matagal ko na po siyang sinagot sa isipan ko, Lola. Matagal ko na rin pong gusto ang apo niyo, si Luis. Matapang na pag-amin ng dalaga. Kaya hindi na nga rin napigilan pa ni Luis ang kanyang sarili para yakapin ito. Wala talagang kapantay ang kasiyahan na kanyang nararamdaman ngayon sapagkat natupad na nga ang matagal niyang hiling na dumating ang isang espesyal na pagkataong ito simula noong maging sila na nga ng dalagang si Bea. Mas lalong napansin naman ang customer niya ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Luis, balibalita dito sa lugar natin na isang mayamang dalaga daw ang naging nobya mo, ha? Ibig sabihin ba noon, titigil ka na rin sa pagbibenta ng mga balot? Tanong ni Mang Ruben sa kanya. Naku, hindi po Mang Ruben. Ayoko din naman po na iasa lamang sa nobya ko ang lahat. Binibiro lamang kita, iho. Alam ko naman, napakabuti mong bata. Hindi ka katulad ng ibang mga kaedaran mo dito sa lugar natin. Puro pagbibisyo na lamang ang alam. Maswerte pa nga sila at sinusuportahan sila ng mga magulang nila. Pero yun, puro paglalakwasya pa rin ang inaatupag nila. Umiiling na dugtong ni Mang Ruben. Hayaan nyo po, Mang Ruben. Balang araw, mapagtatanturin po nila na napakaraming oras ang sinayang nila dahil lang sa pagbibisyo nila. Positibong sagot naman ni Luis. Matapos ang kanilang maikling usapan, naubos na nga rin ang mga paninda ni Luis. Alas 6 na nga ng gabi noong mapagpasya niya na umuwi na. Subalit sa kasamaang palad, nakasalubong na naman niya ang 3 lalaki na walang ibang ginawa kung hindi maliitin siya. Nakasuot pa ang mga ito ng uniforme. Nahalatang kagagaling lamang sa eskwelahan kung dati-rati ay masasakit na salita lamang ang binibitawan ng mga ito. Ngayon naman, mas malala pa nga ang kanilang ginagawa dahil kinuha ng mga ito lahat ng perang pinaghirapan niya mula sa ilang oras na kanyang pagkatrabaho. Ibalik niyo yun sa akin! Malakas na sigaw ni Luis. Sa pagkakataong yun, sinubukan niyang lumaban pero walang nagawa ang lakas niya laban sa kanilang 3. Nagtawa nang itinulak lamang siya ng mga ito. Aanin mo pa ba ang perang ito? Hindi ka naman mag-aaral. Kaya mas mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin to. Mayabang na sambit ni Manuel. Oo nga, Luis. Napakarami namin gustong bilhin kaya kailangan talaga namin ng perang to. Huwag kang maglala. Sa susunod, tutulungan ka na lang namin sa pagbibenta ng mga balot. Sarkastikong tawa ni Marvin. Bakit ba hindi na lamang kayo magtrabaho? Nag-aaral nga kayo sa eskwelahan. Pero kung umasta kayo, daig nyo pa talaga
ang mga walang pinag-aralan. Matapang na sambit ni Luis dahil napupuno na nga rin siya sa mga lalaking ito. Noon niya pa tinitiis ang kanyang sarili na magtimpi na lamang dahil ayaw niya ng gulo. Subalit ngayon, sagad na sagad na nga rin ang kanyang pasensya. Aba Luis, sumasagot ka na ha! Galit nga siya kinuweluhan ni Ronel. Saan ka ba kumukuha ng tapang mo? Diyan ba sa mga paninda mo? Nabalot? Kakarampot lang naman ang kinikita mo dyan ha! Ano bang ipinagmamalaki mo? Bukod sa wala ka nang pinag-aralan, wala rin namang pututunguhan ng buhay mo. Oo nga Luis, ang mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin lahat ng kinikita mo. Kapag malayo ang narating namin, hindi ka namin kakalimutan na bigyan ng limos. Napakuyom na lamang ang mga kamao ni Luis dahil wala pa rin siyang nagagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Halos mabingi na naman siya sa kaliwat kanang tawanan nila. Pero noong malaman nga ng kanyang nobyang si Bea ang tungkol sa lahat ng mga nangyari, galit na galit ito sa mga lalaking yun. Gusto pa sana niyang puntahan ang mga yun. Subalit mabilis nga niyang pinigilan ang kanyang nobya para nga hindi na lumaki pa ang gulo. Bakit mo ba ako pinipigilan? Hindi naman pwede. Nahayaan na lamang natin ang mga lalaking yun na kunin lahat ng pera mo. Pinaghirapan mo ang mga yun. Kapag hindi mo sila sinumbong, uulitin lamang nila ang lahat ng mga kalukuhang ginagawa nila. Nilapitan ni Luis ang kanyang nobya. Mahigpit niyang hinuwakan ang mga kamay nito para pakalmahin. Hayaan na lamang natin sila. Sa susunod na lang, hindi na lang ako dadaan sa kanto ko yun para makaiwas na ako sa gulo. Nakilala kita bilang isang matapang na lalaki. Kaya bakit ang duwag mo ngayon, Luis? Bakit? Natatakot ka ba sa kanila? Hindi naman ako takot, Bea. Suki ko rin kasi ang mga magulang nila. At malaki din ang naitulong nila sa akin para makaraos sa pang-araw-araw. Ayoko lang din na magalit sa akin ng mga magulang nila at makaapekto ito sa trabaho ko. Ikaw naman kasi Luis eh. Mas mabuti talaga. Tumigil ka na lamang sa pagtatrabaho. Natigilan si Luis sa sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko dahil nag-iipon ako para sa ating dalawa. Gusto kong sa oras na humarap ako sa pamilya mo. Mabibigyan ko sila ng maganda at mamahaling regalo. Luis, hindi ba't matagal ko nang sinabi sa'yo noon na tanggap ka ng pamilya ko? Alam nila kung ano ang trabaho mo at suportado nila ang relasyong meron tayo. Sa katunayan nga, hindi na rin sila makapaghintay na makita ka para magpasalamat sa'yo sa pagligtas ng buhay ko noon. Masyado mo lang ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Luis. Sa kabila ng lahat ng mga binitawang salita ng kanyang nobya, hindi pa rin maiwasan ni Luis na makaramdam ng lungkot. Naniliit ako para sa sarili ko. Dahil alam naman, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at masyadong mababa ang tingin ng ibang tao sa akin. Lalo na dito, sa trabaho ko. Samantalang yung mga lalaki na nagkakagusto pa rin sa'yo, sila, malayo na ang narating nila sa buhay. Pakiramdam ko tuloy na pag-iwanan na ako at nahihirapan na ako na patunayan ang sarili ko, Bea. Marang hinawakan ng dalaga ang kanyang mukha bago ito sumagot. Mahal na mahal kita, Luis. Ikaw lang talaga ang lalaking gusto ko.
Kaya pwede ba? Sumama ka na lamang sa akin. Sa Sabado, ay maghahanda si Mami para sa kaarawan ni Daddy. At gusto ko, dumalo ka sa isang special na okasyon kasama si Lola Siling. Pumunta kayo doon. Nang dahil sa paulit-ulit na pagpapagaan ng loob ng kanyang nobya, tuloy na nga rin tinanggap ni Luis ang alok nito. Matinding ka ba ang nararamdaman niya noong tumungtong na nga siya sa mansyon ng kanyang nobya? Triple nga kasi ang laki nito kumpara sa napakaliit na bahay na tinutuloy niya at ng kanyang lola. Halos pagpawisan talaga siya sa mga sandaling yun. Subalit mabilis nga rin nawala ang kaba na kanyang nararamdaman nang kausapin na nga siya ng mga magulang ni Bea. Tama nga ang kanyang nobya. Sobrang bait ng mga ito. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. At upang ipakita ang suporta ng mga ito sa kanilang relasyon, binigyan sila ng mga ito ng isang negosyo. Labis nga talaga ang tuwang nararamdaman ni Luis. Sapagkat bukod sa katuwang na niya si Bea sa bago niyang trabaho, mabilis nga rin nila itong napalago. Buong suporta nga talaga ang ibinigay sa kanila ng mga magulang ni Bea. Kaya lahat ng kanilang ginagawa, isuportado ng mga ito. Naging malapit na nga rin siya sa mga magulang ni Bea at pamilya na nga rin ang turing ng mga ito sa kanya. Hindi nagtagal ay kinasal na nga rin si Bea at Luis. Nagkaroon pa nga sila ng dalawang anak. Sa puntong yun, wala na nga silang mahihiling pa. Natupad na nga ni Luis ang matagal na nga niyang pangarap na magkaroon ng isang barangayang buhay. At kasama na nga rin niya ang kanyang lola Siling sa bahay kung saan sila nakatira ngayon ni Bea. Nagtuloy-tuloy ang kanilang kasiyahan. Pero isang araw, may napansin nga si Luis na isang batang lalaki na nagtitinda sa labas ng kanyang kumpanya. Pawis na pawis ang batang ito at halos bumigay na nga rin ng mga mata dahil sa matinding pagod. Labis siyang naawa sa kalagayan ng bata. Kaya hindi na nga rin siya nagdalawang isip na lapitan ito. Magandang hapon po sir. Ilang balut po ang bibilhin niyo? Magalang na tanong sa kanya ng bata. Papakyawin ko na ang lahat ng paninda mo para maaga kang makauwi. Mabilis na nagliwanag ang mukha ng bata nang marinig ang mga salitang sinabi niya. Habang nakatingin siya dito, hindi niya maiwasang makita ang dati niyang sarili sapagkat naranasan niya na halos makatulog na nga rin sa tabi ng kalye habang naghihintay na mabenta na nga lahat ng kanyang mga paninda. Sir, sigurado po ba kayo? Baka naman po maubos na po kayo ng pera kapag binili niyo po ang lahat ng ito. Marahang hinaplos ni Luis ang buhok ng bata. Huwag mo nang pakaisipin pa yun. Ang malaga, makauwi ka na rin sa inyo at makapagpahinga na. Kapag nagtagal ka ba dito, baka abutan ka rin ng ulan. Okay lang po yun. May dala naman po akong payong. Kaya hindi po ako natatakot sa ulan. Mas natatakot pa nga po ako na abutan po ako ng mga gwardiya dito. Mahigpit po kasi nilang ipinagbabawal ang pagtambay ng mga tendero dito sa harap ng kumpanya. May halong lungkot na paliwanag ng bata. Bakit ba napakarami ng paninda mo ngayon? Para saan ba ang lahat ng iyan? Bagamat pagod, nakuha pa nga rin umiti ng bata. Para po ito sa mga magulang ko. Dahil napakarami po namin gastusin sa bahay, nag-iipon din po ako para sa pag-aaral ko. Gustong gusto ko po kasi na makatungtong sa eskwelahan at makapag-aral katulad po ng ibang mga bata. Naantig talaga ang puso ni Luis sa kanyang mga narinig. Kung gustong gusto mo talaga makapag-aral, sige, ako na ang bahala sa iyo. Basta bata, ipangako mo lamang sa akin na makakapagtapos ka hanggang kolehiyo para makakuha ka rin ng mas magandang trabaho. Wow! Totoo po ba?
Totoo po lahat ang sinabi mo? Hindi makapaniwala ang sagot ng bata. Oo naman. Pag-uwi mo, pupuntahin mo dito mga magulang mo. Dahil gusto ko silang makausap. Sa sobrang tuwa ng bata, hindi na nga ito nakapagpigil pa na umiyak at yakapin siya. Maraming salamat po talaga, sir. Napakalaking tulong po nito sa akin at sa pamilya ko. Pangarap ko po talaga ito. Habang magkayakap silang dalawa, hindi naman inaasahan ni Luis na mabubutol saglit ang kasiyahang yun. Noong marinig niya ang isang pamilyar na boses. Aba, Luis! Ikaw na ba yan? Mayabang nabati ni Manuel sa kanya. Kaagad na namukaan ni Luis ang kanyang mga kababata at hindi niya inaasahan na matapos ang ilang taon muli magpapanagpo ang kanilang mga landas. Oo nga, Manuel. Hindi tayo pwede magkamali. Siya nga yan. Sino ba naman ang makakalimot sa mukha ng mayabang na lalaking yan? Parang noon lang, napakasipag niya at desidido na makapag-aral. Nakakatawa lang isipin na sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap niya, sa parehong trabaho pa rin siya bumagsak sa pagiging balut vendor. Natatawang sambit naman ni Marvin. Hoy Luis, wala ka na ba talagang ibang mapasukan trabaho ngayon? At hanggang ngayon, pagtitinda pa rin ng balot ang trabaho mo. Grabe ka naman oh. Hindi ka man lang ba naaawa dyan sa anak mo? Masyado pa yung bata para pagbanatin mo ng buto. Komento naman ni Ronel. Kung ako sa'yo, sumama ka na lamang sa amin na mag-apply ng trabaho dito sa kumpanyang to. Hoy Manuel, huwag mo na siya ayain. Bakit mo ba siya inaaya sa isang trabaho? Na sigurado naman, hindi siya matatanggap. Nabuhay lang yan sa pagtitinda ng balot. At walang sapat na pinag-aralan. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa lalaking yan. Tahimik nga lamang si Luis at nagpapanggap na hanggang ngayon ay balot vendor pa rin siya. Pero matapos na marinig ang lahat ng mga panlalait na yun, hindi na nga rin nakatiis pa ang apat na bodyguards ni Luis na nakabantay lamang sa likod. At mga lalapitan na ng mga ito ang kanyang mga kababata. Pero mabilis nga rin niya silang pinigilan. Sinabi na lamang niya sa mga ito na kilala niya ang tatlong lalaki na nanlalait sa kanya. At siya na nga ang bahala na kumausap sa mga ito. Samantala, gulat na gulat naman ang makikita sa mukha ng tatlong lalaki na walang ibang ginawa kung hindi maliitin at pagtawanan si Luis noon hanggang ngayon. Hindi sila lubos makapaniwala na ang binatang balut vendor lamang noon ay isang mayamang negosyante na nga ngayon. Kung gusto niyong mag-apply ng trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ko, hindi ko naman kayo pipigilan. Pero ito ang tatandaan nyo. Tumatanggap ako ng mga empleyado kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Basta, marunong rumespeto at may malasakit para sa ibang tao. Ang hindi ko kayang tanggapin ay ang mga tao na mapanlait at mayabang. Kung hindi pa rin kayo nagbabago, sigurado ako, walang tatanggap sa inyo. Labis na pagkapahiya ang naramdaman ng tatlong lalaki matapos marinig ang lahat ng mga salitang yun. Totoo pala ang mga narinig namin noon. Mayaman ka na talaga ngayon, Luis. Ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang pag-a-apply namin. Sa sobrang pagkapahiya, sila na nga rin mismo ang kusang umalis sa harapan ng kumpanya kung saan nila balak mag-apply ng trabaho. Ang karanasan ni Luis ay nagturo ng isang mahalagang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa yaman o katanyagan, kung hindi sa pagkakaroon ng malasakit at paggalang sa kapwa. Sa harap ng mga lalaki na nangiinsulto sa kanya noon, ipinakita niya sa mga ito na ang kanyang nakaraan
bilang balut vendor ay hindi hadlang upang maging isang matagumpay na negosyante. Salip, ito pa nga ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon para magpatuloy sa buhay. Ipinangako niya rin sa kanyang sarili na ang tagumpay na mayroon siya ngayon ay gagamitin niya sa mas mabuting paraan upang hindi maranasan ng ibang tao lahat ng hirap na dinadanas niya ngayon. Lahat nga talaga na nang-aapi sa kahirapan niya noon ay napahiya noong malaman nila kung gaano na nga siya kayaman ngayon. Pero kahit na ganun, ni minsan ay hindi naging mayabang si Luis. Ginagawa nga rin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa mga totoong nangangailangan. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Luis. Sa kwentong ito ay pinapaalam, pahalagahan natin kung ano ang mayroon tayo sa ngayon. Dahil darating ang araw na masigit pa ang darating sa atin kung hindi tayo susuko sa hamon ng buhay. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.